Alright, good day once again mga kapatid. Welcome po muli. Welcome sa ating channel, Eric Ambaki. Alright, for this video mga kapatid, ito po may request po yung isa nating kababayan. Ayon po kay Binunya Guillermo. Ayan, may problema po siya patungkol po sa uwak. Ayon po sa kanya, paano po daw maiiwasan ang pagkain ng uwak sa itlog ng tabo? Ayan. Siguro po sa bawat area natin ay hindi po tayo pareha ng kinakaharap na problema. Sa kanya po, uwak po ang kanyang problema. Kinakain kasi ng uwak yung itlog ng kanyang tabo. Kaya lang, ayun nga, magkakaiba po tayo ng problema sa bawat area. Dito sa amin, wala pong uwak, lalo na dito sa Cebu. Dito kami, malapit lang kami sa city. Wala na pong mga malalaking kahoy. Doon po sa Mindanao, sa pinanggalingan ko po, doon po talagang napakarami po ng uwak. Ngunit dito, wala naman. Pero ganun pa man, gusto ko lamang pong rin gumawa ng vlog patungkol po dito. Kasi yun sa kanya ng problema ay itlog. May ibabahagi pa po ako sa inyo na isa pa po na talagang pinaka problema po talaga natin, dahil kahit saang lugar ay kinakaharap po natin ang problemang ito. At ito po, samahan niyo po ako. Here we go, let's go. So kapatid na Binunya, ito po yung maisishare at maibabahagi ko po sa inyo patungkol po sa problema ng iyong mga itlog na kinakain po ng uwak. Hindi ko po alam kung gaano po kalaki yung area na pinaglalagyan ninyo ng pabo. Baka po ganito po sa akin. Kumbaga open po yung area. Ayan, ipagpalagay ko na lang na 100 square meter mahigit. Binakuran po ng net. Iwan ko lamang po kung ano po yung kalagayan ng inyong pinaglalagyan ng pabo. Ang pinakamainam po nang sa ganun ay maiwasan nyo po yung pagkain ng uwak sa inyong mga itlog. Pero makikita ko po na hindi naman masyadong malaking problema yon, kasi itlog ang kinakain. Kumbaga hindi po masyadong lugi kumpara po pag malalaki o mga sisiw na po yung pinatarget ng mga uwak. Ganito po kapatid na Binunya. Siguro hindi po talaga maganda na hindi po tayo gagawa ng parang bahay kubo ng ating mga alagang pabo para po kanilang itlogan. So kung gagawa po kayo ng ganito, papalagayin lang natin na ganito, dapat may bubong. Ang maisasuggest ko po sa inyo ay pwede nyo pong lagyan ng net ang paligid. Ayan, ang paligid ng kulungan. Ipagpalagay natin na ito na lang ang ibibigay kong example sa iyo. Kung ito po yung kulungan ng inyong pabo na kanilang iniitlogan, lagyan nyo po ng net dito sa banda na ito. Tapos dito, kumbaga palibutan nyo po yung kubo ng inyong pabo na kanilang pinag-iitlogan. At para naman may access po sila, siguro po maglagay na lang po kayo ng ganito ka mga dalawang dangkal mula sa baba sa lupa hanggang doon sa kanyang net, para may access pa po sila sa ilalim. Kung ganun, kasi siguro hindi naman po nakakabutas yung uwak ng net. Lalo na pag ang net na gagamitin natin ay ganito ka liit ang mata. Ayan, marami naman tayong mabibili. Yan po yung maisasuggest ko sa iyo kapatid. Kung ganun pa rin, kung talagang napakamatalino po yung uwak, kahit naglagay na tayo dito ng net sa buong paligid ng ating kulungan na pinag-iitlogan ng pabo, tapos kaya pa rin nilang sumuot sa ilalim, kung ganun po, gagawin nyo na lang, gawin nyo rin new ring trap itong inyong kulungan. Mag-iwan na lang kayo ng mga tatlong axis ng pabo sa harap, sa kabila, o sa kabilang side naman na makapasok sila. Pag naabutan nyo po, natsimpuhan nyo po na ganun pa rin yung ginagawa ng uwak, kung papasok sila sa iyong kulungan na kanilang pinag-iitlogan, gawin yung trap, mahihilain lang kayo, tapos bababa yon para maging close na yung axis ng pabo. Nang sa ganun ay matrap po yung uwak sa loob at ayun, katayin ng masolve. Iwan ko lamang po, so
binibigyan ko lamang po kayo ng idea kung ako po sa kalagayan nyo, ganun po yung aking gagawin. Ayun nga, pa ganito yung aking paitlogan, yan kasi yung aking mga paitlogan, oh. Papalibutan ko yan ng net. Tapos maglalagay na ako ng mga dalawang dangkal sa mula sa lupa hanggang sa net, nang sa ganun ay may access pa po yung mga pabo. Ayun na po kapatid na video niya. Binibigyan ko lamang po kayo ng kaunting idea. Kung may mali po doon sa aking idea, kayo na lamang po yung bahala na mag-revive or ano pa man. Kumbaga, idea lamang po yun. Kung ako po sa kalagayan ninyo, yun po yung posible ko pong gawin. Ayan, kung nakikita nyo nga yung paitlogan ng aking pabo, ayan, action plan ko po yan noong nagkaroon ng bagyo. Kasi bahay po na kubo po yun ng baboy, yung aking kulungan dati na kanilang pinag-itlogan, nasira po sa bagyong Udit. Kaya ang ginawa ko ngayon, yan, mababa na lamang po kasi may marami namang yero na napulot o nakuha namin sa kasagsagan ng bagyo. Kaya yan na po ang aking kulungan na kanilang iniitlogan. Liban po sa net na nakapaligid dito, malapad-lapad kasi ito ng konti yung aking pinaglalagyan ng pabo. Yan po yung kanilang pinag-iitlogan. Kung gusto nyo po na subukan yung para maiwasan po yung pagsalakay ng mga uwak sa itlog ng inyong pabo, para hindi po kayo masyadong magagasto sa net na inyo pong ipapaligid sa kanilang itlogan, or else pwede naman kawayan po yung gamitin ninyo na ayun yung parang bungbong o dingding ng inyo ng kanilang pinag-iitlogan. Ayan, babaan nyo po ng konti para hindi po masyadong gasto sa kawayan or net na inyong ilalagay. Napakaliit lang po ng, hindi naman po masyadong malaking problema yan kapatid, kasi po kung may uwak po, hindi naman yan masyadong marami. Siguro ang pwede pa nyong gawin ay i-hunt nyo po yung uwak. Yun, gagamit po kayo ng air gun or tirador. Yun, para masugpo po yung problema ng uwak. Hindi ko nga, ngayon lang ako naka-encounter nga na sinaslakay pala ng uwak yung mga itlog. Kasi yung doon pa po ako sa Mindanao, madalas po na sinasalakay talaga ng uwak ay yun po mga sisiw ng manok. Wala pa naman akong pabo doon sa Mindanao dati. Yun po mga manok namin, mga sisiw ng manok, pato, bibi, yun po ang madalas na sinasalakay nila. Pero ganun nga, kung maliit lang naman yung area ninyo, ipagpalagay na lang natin nasa mga ganito lang kalaki yung pinaglalagyan ninyo, takpan nyo po ng net sa itaas, pwede naman siguro yun. Yun, takpan nyo ng kumbaga, gawin yung parang kulambo yung kulungan ng inyong pabo. Ayan, may net sa itaas, may net na nakapaligid, ayun, para hindi talaga papasok yung uwak. Ito po, isishare at ibabahagi ko pa po sa inyo ang isa pa pong paraan o idea po na magagamit nyo po patungkol po sa proteksyon ng ating mga alaga, patungkol po sa posibleng sumalakay at pumatay po sa kanila. Yung uwak, hindi po yan applicable sa lahat ng area kasi may mga area po na wala na pong uwak. Ito po, ang susunod na ibabahagi ko po sa inyo, alam ko po na kahit saan ito, mapabundok, mapabarangay, mapasiti, saan pang lugar dito sa Pilipinas, talagang isa po ito sa problema natin. Ito pong mga daga, ayan. Kapatid na bidunya, ito po, yung problema nyo po, itlog lamang po yung sinasalakay ng uwak. Mas grabe pa po yung daga, kapatid, kasi pwede yung sumalakay sa itlog, sa sisiw, o kahit malaki na pong pabo, pwede nilang sasalakayin. Ipapakita ko po sa inyo yung mga ginawa ko po patungkol po dito pagdating sa daga. Para po lalong lalago o yung imahinasyon nyo po patungkol po sa pagproprotekta ng inyong mga alaga ay kumbaga mapa-improve nyo pa po. At ito po, samahan nyo po ako. Here we go, let's go. Sa ngayon at mula pa nang nagsimula talaga ako sa pagpapabo, mga kapatid, problema ko na po talaga yung daga. Kung nakikita nyo po, ang kulungan ko po dati, yung nakikita nyo yan, ganyan po yung aking ginagamit. Ang paligid ng kulungan, kawayan, tapos yung pinakasahig, yung naapakan ng kanilang paa, ay yung plastic na screen. Screen na plastic po yung aking ginawa.
Sa kasamaang palad po mga kapatid, sa inyo pong side, kung gagawa po kayo, marami na po, marami, pag marami pong daga dyan sa inyong area mga kapatid, mas mainam at mas maganda po, i-screen nyo na po yung kanyang pinakasahig. Ang kanyang gilid, maaari po kayong gumamit ng kawayan or screen na rin. Nang sa ganun ay protection po yan pagdating po sa daga. Dito kasi sa akin mga kapatid, ayan kung nakikita nyo po, kahit ganyan na po kalaking tabo, inisolate ko kasi yan kasi nang hina. Ayan, inisolate ko. Inilagay ko dyan sa pulungan na yan. Ayan, kinagabihan po, inataki po ng daga. Ayan, marami na po akong sisiw na inataki sa kulungan na yan. At kung nakikita nyo naman ngayon, ayan po yung aking panibagong mga kulungan. Ayan, minabuti ko na po na yung kanilang sahig, kanilang dingding ay screen. At yung mga nauna ko pong kulungan, yung kanilang tapakan ay hindi po metal na alambre na screen, yung plastic lamang po ay pinalitan ko po. Ayan, kung nakikita nyo yan, pinalitan ko na. Mula nang ginanyan ko na po yung aking kulungan ng aking mga sisiw, lalo na sa mga sisiw talaga mga kapatid, ayan po talaga ang pinakapaborito nilang atakihin. Mapapusa, daga. Ang daga talaga mga kapatid, ayan kung nakikita nyo po, kawawa po yung aking, ayan. Nasa malapit na yung magtatlong buwan. Malapit na yung magtatlong buwan nga. Ngunit nang inisolate ko, inilagay ko po dyan sa kulungan, akala ko hindi na po atakihin kasi malaki na. Ngunit ganun pa man, sa kasamaang palad po, inataki pa rin. Ayan, yung kanyang mata ang itinira. Tapos kanyang liig. Pasensya na po, idinagdag ko na lamang po yung patungkol po sa daga. Kasi mostly po, kahit saan po tayo dito sa Pilipinas, ayan po talaga yung posible po at isa po sa ma-encounter natin. Idinagdag ko na lamang po niyan, idinagdag ko na lamang yan patungkol po sa problema ng ating kapatid na inaatake po ng daga o inaatake po ng uwak ang kanyang mga itlog ng tabo. Kayo na pong bahala mga kapatid kung ano po yung availability na materialis na pwede nyo pong magamit nang sa ganun ay maiwasan at maprotektahan nyo po yung ating mga alagang tabo. Ayan. Tandaan nyo lamang po, maliit lang naman yung utak ng mga hayop na yan, yung uwak, yung mga daga. Kumbaga, limited lamang po yung kanilang mga idea at pamamaraan kumpara po sa atin. Kayo na lamang po ang gumawa ng paraan mga kapatid kung paano po natin mapipigilan sila kasi mayroon naman yung mga kahinaan ang mga hayop na yan. So, sana po nakabigay at nakatulong po ito sa iyo. At lalo na po sa mga nagsisimula pa lamang po sa pag-aalaga ng pabo. Mga kapatid, sana po, ayan, nagustuhan nyo po ang content na ito. At sa mga bago pala at ngayon na nagawi sa aking channel, mga kapatid, huwag nyo po sanang kalimutang mag-subscribe. I-click ang bell button nang sa ganun ay mal-notify ka po ni YouTube sa tuwing may bago akong upload. At lagi nyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye!